Minsan, kapag sobra-sobrang unos na ang dumaraan sa buhay natin, ay hindi natin naiiwasang magreklamo at tanungin ang Diyos kung bakit nga ba tayo nahihirapan. Madalas mas nakikita natin yung bawat hirap at sakit na nararanasan natin. Hindi natin napapansin na ang mga problema ang iyon ay isang anyo pala ng biyaya. Kung iisipin, mas napagtitibay tayo ng mga unos na iyon. Nagiging dahilan yon kung bakit mas lumalakas at tumatapang tayong harapin ng lahat. Kailangan lang talaga nating magtiwala. Sa kwentong ito, ay tunghayan kung paano kakayanin ni Alexis ang tumayo at maging matapang sa gitna ng unos at kung paano niya makikilala si Randall. Malakas na napahiyaw si Alexis ng konting-konti na lamang ay sasalpok na sa bumper ng mamahaling kotse ang motorsiklong minamaneho niya. Okupado kasi ng kung ano-anong mga bagay ang utak niya. At sa sobrang pagmamadali na ma-deliver ang order na nasa kanyang likuran, ay hindi niya napansin na nag-red light na pala ang stoplight. Huli na nang makita niyang may sasakyang tumigil sa kanyang harapan. Napapikit na lamang siya nang tuluyan hanggang sumalpok ang motorsiklo niya doon. Natumba siya at napangiwi siya nang tumama sa sementadong daan ang kanyang siko at tagiliran. What the heck? Are you blind? Baritonong tinig ang narinig niya, kaya agad na nagsumikap siyang makatayo, kahit pa para siyang binubugbog dahil sa sakit ng katawan. Hindi mo ba nakitang stoplight? Sorry po sir. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Maluhaluhan niyang paliwanag habang pinapatayong muli ang motorsiklong ginagamit niya sa pagdi-deliver. Look what you've done to my car! Napatingin si Alexis sa kotseng nabangga niya. May gasgas yon at siguradong magbabayad siya ng malaking halaga dahil mukhang mamahalin ng kotse. Sorry sir, pasensya na po talaga. Nagangat siya ng tingin kaya walang kahirap-hirap na nagtagpo ang kanilang mga mata. Kung titingnan ay hindi ito purong Pinoy. Mahahalata sa asul nitong mga mata na kasing asul ng karagatan at sa matangos nitong ilong na isa itong baniyaga para siyang nahihipnotismo. Pero natigil sila sa titigan nilang dalawa nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagbusina sa paligid. Nagiging dahilan na pala sila ng traffic. Kaagad na dinala niya sa gilid ng daan ng motorsiklo at hinintay ang lalaki. Pasensya na ulit sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Ang dami ko pong iniisip. Alam ko po na hindi yun dahilan para banggain ang kotse niyo. Pero hindi ko po talaga napansin na nag-red light na pala. Nakayukong paliwanag niya. Hindi matagalan ng medyo supladong titig ng lalaki sa kanya. You're a reckless driver. Hindi mo ba alam na pwede kang makulong sa ginawa mo? Huwag niyo naman po akong ipakulong, sir. Nagmamakaawa ang mga matang nagangat siya ng tingin. Nanghina ang mga tuhod niya nang makitang nakatingin ito sa kaniyang mga labi. Magbabayad ho ako. Sabihin niyo lang ho kung magkano ang kailangan para mapaayos ang kotse niyo. Gusto niyang maiyak habang sinasabi yon. Kailangan niyang makipag-areglo. Bakit? May pambayad ka ba? Mahinang tanong nito. You're just a delivery girl. Tila nahirapang lumunok si Alexis nang marinig ang harap-harapang pang-iinsulto sa kanya. I'm sorry. I didn't mean to offend you. Hindi po sir. Tama naman pong sinabi niyo. Isa lang po akong delivery girl. Kaya dapat ay doble ingat ako. Pero, kahit magkano sir, magbabayad ho ako. No. Muling napangat ng tingin si Alexis. Nakatingin pa rin ito sa mga labi niya. Maya-maya pa, ay tiningnan din siya sa mga mata. Po, ano pong ibig niyong sabihin? I will let this pass. Sabi mo kasi hindi mo sinasadya. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Alexis dahil sa kaniyang narinig. Pero sa susunod na magkaroon ka ng atraso sa akin, kailangan mo nang magbayad. Here. May inabot ito sa kanya kaya naman bumabaro ang tingin niya. Ano to? Band-aid. May gasgas ang siko mo. Wala sa sariling kinuha yon ni Alexis. Walang paalam na tinapik nito ang helmet sa ibabaw ng ulo niya at nginitian siya ng kaitames. Dahilan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Natagpuan niya na lang ang sarili na pangiti-ngiti habang nagmamaneho papunta sa village kung saan siya magdi-deliver.
Pero kagad ring nawala ang saya ni Alexis na muling maalala kung ano nga ba yung mga bagay na pinuproblema niya. Nakabusangot na nagreklamo siya kay Carly kinabukasan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Carly. Malakas na naibulalas ni Alexis habang nagtitimpla ng gatas ni Baby Forrest, ang anak ng Kuya Raymond niya na 2 buwan pa lamang. Iniwan lang ng girlfriend ng kuya niya sa ospital ang bata pagkatapos manganak. Napaka-irresponsable. Pagka-discharge ng bata ay kagad na binigay ng kuya niya sa kanya si Baby Forrest dahil kailangan daw nitong makipagsapalaran sa Maynila para masustentuhan ang anak nito. At ngayon, 1 buwan nang hindi makontak ang Kuya Raymond niya, kaya obligado siyang maghanap para sa panggatas ng pamangkin niya. Mababaliw na talaga ako. Ano bang buhay itong binigay ng Diyos sa akin? Tumigil ka nga, Alexis. Saway sa kanya ni Carly. Huwag mong tinatanong ng ganyan ng Diyos. Isipin mo na lang may dahilan ng lahat ng ito. Ano bang dahilan niya? Parang gusto niya lang naman akong pahirapan hanggang sa mamatay ako. Maraming dahilan ng Diyos, Alexis, kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa isang tao. Basta't ang masasabi ko lang sa'yo, hindi ka niya bibigyan ng problema kung hindi ka rin niya tutulungang makaahon. Anito, habang hinihili si Forrest. Lagi mong pakakatandaan na lahat ng problema ay may solusyon. Natahimik na lang si Alexis at mabilis na pinuna sa mga luha sa kaniyang pisngi. Kapag Diyos na at ang mga problema niya sa buhay ang pinag-uusapan, ay hindi niya talaga maiwasang maging emosyonal. Si Carly ang pinsan niya na parang best friend niya na rin. Kapatid ng nanay nito ang nanay niya. Nag-asawa na ito pero wala pa ring anak. At ito lang ang nakakatulong sa kanya sa pag-aalaga kay Baby Forrest. Ayaw kasi ng asawa nito na magtrabaho ito, kaya't nasa bahay lang. Nakakainis kasi eh. Paanong hindi ako magre-reklamo dito sa mga problemang binibigay niya sa akin? Isa lang akong delivery girl ng isang fast food chain na may konting sahod linggo-linggo. Minsan hindi na nga sumasapat yung sinasahod ko sa pangangailangan namin araw-araw. Pangbaon ni Claire at Bandolph, panggatas naman ni Forrest. At si Inay pa, hindi pwedeng maubusan ng gamot. Pinipigilan ni Alexis ang mapahagulhol pero patuloy lang sa pag-agos ang kaniyang mga luha habang pinagmamasdan si Forrest na nasisihang dumede. Ganoon nga kahirap ang buhay niya magmula nang magkaisip siya. Maagang nawala ang tatay niya, pero hindi naman gaano ang naghihirap ang buhay nila dahil napakagaling dumiskarte noon ang nanay niya. Nagtitinda ito ng mga gulay sa palengke at sumasapat yun sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero noong nag-fourth year college na siya, ay doon pa talaga na stroke ang nanay niya. Kaya hindi siya nakapagtapos. Siya na ang pumasa ng lahat ng obligasyon nito. Pareho pang nasa college ang 2 kapatid niya na sina Claire at Bandolph. Kaya nga tingin niya sa sarili ay kumakayod siya na parang kalabaw. Delivery girl sa umaga, waitress naman sa gabi. Ang hirap, pero alam niyang kailangan niya maging matapang at masipag dahil may pamilya siyang umaasa sa kanya. Basta, kahit sobrang hirap na, huwag na huwag kang susuko. Nandito naman ako eh, sa tingin mo ba? Hahayaan kitang mag-isang lumalaban. Maraming salamat, Insan. Nahihiya na nga ako sa'yo sa dami ng utang ko sa'yo eh. Utang ka dyan. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo? Natutulungan mo rin naman ako eh. O sige na, ako nang bahala kay Forrest. Magmadali ka na at baka mabuliwan ka na naman ang manager niyo dun sa fast food. Humalik muna si Alexis kay Forrest bago niya tuluyang nilisan ang bahay ni na Carly na katapat lang ng bahay nila. Nag-commute lang si Alexis papunta sa fast food chain na pinagtatrabahuhan. Wala siyang sariling motor, kaya naman ang kumpanya nang nagpo-provide noon para sa kanila. Sinimulan niya nang may ngiti sa labi ang trabaho niya ng araw na yon. Habang nasa gitna siya ng biyahe papunta sa isang subdivision kung saan siya magdi-deliver ng order, ay nakita niya sa cellphone holder na may tumatawag sa kanya. Tumigil siya sandali sa gilid ng daan nang makitang si Vandolph ang tumatawag. Mabilis na sinagot niya yon. Oh, Bandolph. Nasa trabaho ako. Ba't ka tumatawag? Ah, ma'am. Nurse po ito ng Sebastian Medical Center. Kayo po ang una sa list ng contact. Kaya kayo po ang tinawagan ko ngayon. Bakit nasa ospital niyo ang cellphone ng kapatid ko? Na-aksidente po ang may-ari ng phone na ito, ma'am.
at kailangan po ng family member na pwede naming makausap dahil kailangan pong maoperahan ng binti niya. Napaawang ang bibig ni Alexis. Hindi niya alam kung ano ang ire-react niya sa nalaman niyang iyon. Nasapo niya pang dibdib dahil para siyang aatakihin na hindi niya alam. Para siyang mawawala ng ulirat. Bakit naaksidente ang kapatid niya? Ano ba ang nangyari? Nagmamadali niyang pinasibad ang motorsiklong minamaneho patungo sa ospital na binanggit ng nurse. Pagdating ni Alexis sa ospital, ay kagad siyang dumiretso sa emergency room. Doon ay nakita niyang nakatihaya ang kapatid niyang si Bandolf. Punong-puno ng dugo ang binti nito na parang inapakan ng kung ano. Bandolf! Patakbong nilapitan niya ang kapatid. Ate! Umiiyak na napatingin ito sa kanya. Ano bang nangyari? Bakit ganito? Diyos ko, Bandolf! Anong nangyari sa paa mo? Ate, sorry. Kasi nagpumilit akong gamitin ang motor ng classmate ko. Naiwan ko kasi yung project ko sa bahay. Hindi ko naman alam na sira pa lang brake noon. Napabilis ang pagmamaneho ko hanggang sa hindi ko na makontrol. Naaksidente ako. At napakan pa ng SUV ang kabilang binti ko. Nasapo ni Alexis ang bibig at humahagulhol na napahawak sa binti ni Bandolf. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naghahalo ang emosyon sa loob-loob niya pero mas lamang ang sakit na makita niyang ganoon ang kapatid. Punong-puno ng gasgas ang buo nitong katawan. Nurse, anong dapat gawin sa kapatid ko? Tawag ni Alexis sa isa sa mga nurse na nasa loob ng ER. Naturukan na po namin siya ng painkiller, ma'am. Hintayin po muna natin sandali ang doktor dahil siya po ang magpapaliwanag ng lahat sa inyo. At halos gumuho ang mundo ni Alexis nang makausap na niya ang doktor. Wala na raw silbi ang kabilang binti ni Bandolf. Kailangan na raw itong putulin bago pa magkaroon ng impeksyon sa mga ugat nito at kumalat pa yun sa buo nitong katawan. Tila mahihimatay siya nang sabihin ng doktor sa kanya kung magkano ang gagastusin sa operasyon. Down payment pa lang ay parang gusto niya na lang sumuko. Tinawagan niya si Carly at kahit ito ay hindi alam kung saan uutang ng pera para sa down payment. Wala rin daw itong ipon ngayon kasi ginamit ng asawa nito pambili ng bagong motor na gagamitin sa trabaho. Saan ba natin nahanapin ang 100,000 na yan, ate? Namumroblema ang tanong sa kanya ni Claire nang puntahan siya nito sa ospital. Hindi ko nga alam, Claire. Ano ba kasing problema itong binigay ni Vandolf sa atin? Yung down payment pa lang, ilang buwang sahod ko na. Pakamot-kamot siya sa ulo. Nasa labas na sila ng ER. Maya-maya i-schedule na raw agad ng doktor ang operasyon kung makakapagbigay sila ng down payment. Ate, pwede ba akong tumulong? Matagal nang may inaalok na trabaho si Ninang Marie sa akin. Ang alin? Putol niya sa kapatid. Pag-waiter sa club na mauuwi sa pagiging dancer? Tapos sihimasimasin ang kung sino mga manyak yung katawan mo? Tinignan niya ito ng masama kaya naman hindi magawang makatingin ng diretso sa mga mata niya. Ikaw, Claire, tigil-tigilan mo ako sa mga pinaplano mong yan, ha? Kung talagang gusto mong magtrabaho sa club na yon, sige, gawin mo. Basta ngayon pa lang, lumayas ka na sa bahay natin dahil ayoko magkaroon ng kapatid na pariwara. Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag ka nang makikipag-usap dyan sa ninang mong yan. Napaluha si Claire. Iyakin talaga ang kapatid niya. Konting sermon lang, iiyak ka agad. Eh ate, nahihirapan na akong makita kang ganyan eh. Naiinis din ako na wala akong maitulong. Ayos lang sa akin. Basta't nakikita ko na nagsisikap ka sa pag-aaral. Mag-iisip muna ako kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga. Pero hindi rin naman kagad nakapag-isip ng gagawin si Alexis nang tawagan siya ng manager nila dahil sa order na ilang oras niya nang hindi na-deliver. Dobling stress ang natanggap niya noong araw na yon. Nabulyawan lang naman siya ng manager niya. Tinawagan niya ng mga kaibigan at kamag-anak na pwede niyang mautangan o mahingian ng tulong. Nagmamakaawa na siya sa manager nila pero wala talaga siyang makuhang tulong kahit kanino. Sa sobrang pagod ay hindi na tinapos ni Alexis ang trabaho. Dumiretso siya sa bahay nila para lang makapag-isip ng maayos. Pero nasa eskinita pa lang siya, papasok sa bahay nila, ay bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kapitbahay nilang si Tiago. Bigla niyang naalala na minsan na rin itong
nag-alok ng trabaho sa kanya. Nung una ay hindi pa naman sila gaanong naghihirap kaya tinanggihan niya si Tiago. Pero ngayon ay wala siyang choice. Kailangan niyang lakasan ang loob niya dahil walang ibang tutulong sa kanya sa pagkakataong ito. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ni Tiago sa kanya nang pagbuksan siya nito. Napatingin sa ibang direksyon si Alexis dahil nahihiya talaga siyang harapin ang binata. Tiago, pwedeng papasukin mo muna ako? May kailangan lang kasi ako sa'yo. Pangiti-ngiti niyang sabi habang palingon-lingon sa paligid. Ayaw niyang may taong makakita na nasarap siya ng masikip na bahay ni Tiago. Ayaw niyang maging laman ng chismis sa lugar nila. Kahit parang nagdadalawang isip na papasukin siya, ay pinapasok pa rin siya ni Tiago sa bahay nito. Kusina kagad ang bumungad sa kanya. Umupo ka. Mahinang anito at binigyan siya ng mauupuan. Yung trabahong inaalok mo sa akin nung nakaraang taon, available pa ba yun? Parang kaidaran niya lang rin si Tiago, kaya formal na nakikipag-usap na lang siya. Hindi niya na inisip na isang hitman itong kausap niya ngayon para hindi siya matakot at masabi niyang gusto niyang sabihin. Nakatingin lang ito sa kanya na para siyang pinag-aaralan. Bakit mo tinatanong? Tiago, didiretsuhin na kita. Nasa ospital si Bandolf ngayon, yung kapatid kong lalaki, at kinakailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya. Nang marinig yon, ay kagad siya nitong tinalikuran. Tinungo nito ang mesa kung nasaan nakakalat lang ang napakarami nitong mga baril na hindi niya naman mapangalanan. Nang hawakan nito ang isang baril, doon ay gusto niya na lang manginig sa kinaupuan. Gwapo naman si Tiago, hindi niya itatanggi yon, pero ang trabaho nito ay pang-impyerno. Sigurado ka bang pumapayag ka sa trabahong yun? Hindi ka ba natatakot? Hindi. Wala akong choice eh. At saka sabi mo nun, ipagdadrive lang naman kita. Yun lang ang trabaho ko. Hindi ako papatay. Sige. Putol nito sa kanya. Magkano ba? Isang 100,000. Nang sabihin niya yun ay kagad na tumayo si Tiago mula sa kinaupuan. Pumasok ito sa kwarto nito. Maya-maya pa'y lumabas din kagad, bit-bit ang isang paper bag. Ibinato nito sa kaniyang paper bag na kagad niya namang nasalo. Ano to? Buksan mo. Binuksan niya ang paper bag at literal na umawang ang bibig niya nang makakita ng 1,000-1,000 pera sa loob noon. 100,000 yan, Alexis. Bukas ng gabi aalis tayo. Siguraduhin mo lang na kapag nagkaroon ng problema hindi mo ako ilalaglag. Dahil buhay mo o ng pamilya mong magiging kapalit. Iyon ang mga huling salitang binitawan ni Tiago bago siya umalis ng bahay nito. Bumalik agad si Alexis sa ospital para ibigay ang down payment para sa operasyon ni Bandolf. Nang araw na yon, ay na-schedule ng operasyon ang kapatid niya. Suot ang itim na leather jacket na binigyan ni Tiago sa kanya, ay nanginginig na sinuot ni Alexis ang helmet na gagamitin niya sa gabing yon para pagtakpan ang pagkakakilanlan niya. Nasa gilid siya ng daan kung saan niya hihintayin si Tiago. 6:00 na ng gabi at magsisimula na ang trabaho nilang dalawa. Diyos ko, patawarin niyo ako. Hindi ko talaga gustong gawin ang bagay na to. Pero ito lang ang paraang alam ko para mabuhay ng matagal ang kapatid ko. Umiiyak siya habang nagdarasal sa loob-loob noon. Alam niyang nakakakilabot itong trabahong papasukin niya. Papatay lang naman ang tao si Tiago dahil yun ang trabaho nito. Isa itong hitman at sa gabing ito ay siyang magiging driver ng binata. Nang dumating si Tiago ay kagad na umangkas ito sa kanya. Gustong masuka ni Alexis dahil sa sobrang kaba pero nilakasan niya ang loob niya. Hanggang sa nasa lokasyon na nga sila kung saan gagawin ni Tiago ang trabaho nito. Tumigil sila sa isang intersection at umilaw ang kulay pula sa stoplight. Inutusan siya ni Tiago na dumikit sa kulay itim na SUV na nasa kanang banda nila dahil naroon ang target nito. Sinunod naman niyang sinabi ni Tiago. At hindi niya man kayang paniwalaan pero para kay Alexis ay panandali ang tumigil ang mundo niya nang maramdaman ang paghugot ni Tiago sa silencer gun na galing sa bag na nasa harapan nito at walang awang pinaputukan ng SUV sa may bandang bintana. Alam na pala nitong
doon nakapwesto ang target. Pumikit ng marin si Alexis nang marinig ang sunod-sunod na mahihinang pagputok. Nang tinapik siya ni Tiago sa balikat para sabihin kailangan na nilang umalis, ay doon lang siya parang nagising. Habang nasa biyahe, ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Nang tumigil sila ni Tiago kung saan dapat sila maghihiwalay, ay sumuka siya nang halos ilabas niya ang lahat ng bituka sa tiyan. Magaling ang ginawa mo, Alexis. Mahinang anito at tinapik siya sa likuran. Pagkatapos ay nagsindi ng sigarilyo. Kung gusto mo pa ng trabaho, sabihin mo. Ayoko na, Tiago. Umiiyak niyang sagot. Eh, hindi kaya ng konsensya ko. Mahinang natawa ito sa sinabi niya. Ikaw ang bahala. Sobrang perang binigay ko sa'yo. Pero dahil magaling ka, hindi na ako hihingi ng isa pang serbisyo mula sa'yo. Basta yung usapan natin, huwag na huwag mong kakalimutan. Matapos yung sabihin ni Tiago ay kagad na tumalikod si Alexis. Walang takot na binagtas niya ang madilim at lubak-lubak na daan papunta sa squatters area kung saan sila nakatira. Pero hindi pa man nakakalayo ay nakita ni Alexis ang pagsunog ni Tiago sa motorsiklong ginamit nila. Kaya pala, napakalinis nitong magtrabaho. Magmula ng gabing yun, ay parang baliw na hindi makatulog ng maayos si Alexis. Hindi naman siya yung pumatay, pero bakit parang siyang gumawa? Ni hindi siya makausap ng maayos ni Carly at ng mga kapatid niya. Naoperahan na nga si Bandolph, pero hindi niya makuhang maging masaya. Ilang araw siyang parang lutang. Hanggang isang gabi, pauwi na si Alexis sa bahay nila. Ramdam niyang parang may sumusunod sa kanya. Parang tinatambol ng ilang daang mga kamay ang loob ng puso niya sa sobrang lakas at bilis ng pagtibok noon sa labis na takot na kanyang nararamdaman. At nang mapadaan sa may kadilimang iskinita, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Alexis nang bigla na lamang siyang hinila sa siko ng isang magaspang na kamay. Huli na, nang makasigaw siya dahil tinakpan na ng kung ano ang ilong at bibig niya. Naamoy niyang kung ano, dahilan kung bakit hindi siya makahinga ng maayos. Naramdaman niyang pagkahina ng kaniyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang mawala ng ulirat. Naramdaman ni Alexis ang pagbuhos ng malamig na tubig sa kaniyang katawan, dahilan kung bakit nagising siya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Tumambad sa kaniyang malinis na sahig. Inilibot niya ang kabuuan sa malinis na kwarto kung nasan siya. Napapalibutan niyo ng puting pintura pati na ang kisame. Sa gitna ng silid ay isang mesa at dalawang upuan. Nanliit ang mga mata niya nang buksan ng pinto at pumasok doon ang isang matangkad na lalaki. Makisig na naglakad ito papalapit sa kanya. Habang papalapit, ay unti-unting nagiging malinaw sa kaniyang mukha ng lalaki. Ikaw? Naibulalas niya. Ito ang lalaking may-ari ng kotseng na bangga niya. Nagkita silang muli. Ako nga. Pinagbigyan na kita ng huli, hindi ba? At ngayon, may atraso ka na naman sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na kung kailangan kong buhusan ng malamig na tubig. Walang emosyong sabi nito. Ilang oras ka ng tulog at kailangan kong gawin ang trabaho ko. Mas lumapit ito sa kanya at inilhod ang kabilang tuhod para magbantay ang mukha nilang dalawa. Nice to meet you again, Miss Alexis Montenegro. Kumusta? Nakangiti nitong tanong sa kanya, kaya lumabas ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Bakit alam mo ang pangalan ko? Nasaan ba ako? Well, as you can see, nasa isang interrogation room ka. At ako? Ako si Randall Marquez, ang apo ng lalaking pinatay niyo. Nanginig ang buong kalamnan ni Alexis dahil sa kanyang narinig. Tila nag-aapoy na sa galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Natawa ito sa sinabi niya at tumayo. Miss, I'm sorry to say this pero hindi malinis ang pagkakatrabaho niyo sa lolo ko. Kaya nga nasa kamay na kita ngayon. Ang akala mo ba'y ito turn over kagad kita sa batas? No. Marahas na hinaklit siya nito sa braso at pinatayo. Pabaliang pinaupo siya sa silya sa tabi ng mesa. Umupo rin ito sa tapat ng kinaupuan niya. Isa kang delivery girl sa umaga at isa namang waiter sa gabi. Wow, ang sipag mo. Nakaka-proud ang mga katulad mong ate na breadwinner ng pamilya.
Unti-unting nagsibag sa akin ang mga luha ni Alexis dahil sa kanyang narinig. Bakit may alam ito sa buhay niya? But fate is playing a cruel trick on you. Kasi, naaksidente lang naman ang kapatid mong lalaki at kailangan mo ng pera para sa operasyon niya. At ang pagpatay sa lolo ko ang naging paraan para lang magkapera ka. Hindi. Hindi totoo yan. Umiling siya habang paulit-ulit na binabanggit ang mga katagang yon. Walang pakialam kung makita man nitong umiiyak siya. Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo. Ibalik mo na ako sa pamilya ko. Kailangan nila ako. Hindi ka makakabalik hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit ginawa niyo yon sa lolo ko. Umamin ka. Sino yung kasama mong bumaril sa lolo ko? Wala akong aaminin dahil wala akong ginawa. And you want me to believe that? Alam mo, miss, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Makukulong at makukulong ka. Kaya mas mabuting kumanta ka na lang. Mas lalong nagsibag sa akin ang mga luha niya dahil sa kanyang narinig. Ayaw niyang makulong. Paano niya gagawin yon? Paano niya sasabihin kay Tiago siya nagtrabaho? Paano niya sasabihin si Tiago ang bumaril sa taong nasa loob ng SUV? Na lolo pala nitong lalaking kaharap niya. May usapan sila ni Tiago. Mananagot ang pamilya niya kung sakaling magsumbong siya. Hindi niya naman alam na ganito pala kabilis maningil ang Diyos kapag nagkamali ang isang tao. Pero hindi siya magsasalita kahit ano pang mangyari. Ano na lang ang maaaring gawin ni Tiago sa kaniyang pamilya? Hindi ganun kahabang pasensya ko, Miss Alexis Montenegro. Alam mo bang, kaya kong ipapatay ang kapatid mo sa loob ng ospital, pati ng sanggol na anak ng kuya mo, kapag hindi ka pa nagsalita? Dahil sa narinig, ay tuluyang nagwala si Alexis. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan, pakiusap! Wag! Mahal na mahal ko ang pamilya ko! Wag mo silang galawin! Kaya ko lang naman nagawa ang bagay na yun dahil sa pagmamahal ko sa kanila! Hindi ko sinasadya! Hindi ko siya gustong ipagmaneho nung gabing yun! Natigil si Alexis sa pagsisigaw nang walang paalam na ginagap ng lalaki ang mga palad niya. Nakaramdam siya ng init mula sa mga kamay nito. Kung ganun, makipagtulungan ka sa akin. Walang mangyayaring masama sa pamilya mo. Basta't sabihin mo ang lahat. Pero alam ni Alexis na hindi siya pwedeng magpadala kaagad sa mga salita nito. Kahit nasa ganung sitwasyon, alam niya na kailangan pa rin gumana ng utak niya. Aamin ako. Sasabihin ko kung sinong nasa likod ng krimen sa pagpatay sa lolo mo. Sa isang kondisyon. Kumunot ang noon ito dahil sa narinig. Dalhin mo muna sa isang ligtas na lugar ang pamilya ko. Lahat sila. Walang maiiwan. Pagkatapos noon, sasabihin ko ang lahat. Natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa pamilya ko. Binantaan niya ako. Katahimikan ang namayani at nanatili itong nakatitig sa kaniyang mga mata. Alam ko na sa pagkakataong to ay magiging star witness mo ako. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang pagkamangha. At bilang star witness, hangad ko ang kaligtasan ko at ng pamilya ko. Kung hindi mo kayang gawin yon, patayin mo na lang ako. Pero wala kang makukuha sa akin. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala katalino. Sige, pumapayag ako sa kondisyon mo. Talaga? Naisatinig niya sa namimilog na mga mata. Pumapayag ang dalhin sa akin ng pamilya ko? Oo naman. Pasensya ka na kung kailangan kitang takutin kanina. Hindi ko naman gagawin yun sa pamilya mo. Basta't makipagtulungan ka lang sa akin. Tutulungan mo akong mahanap ang kriminal na umatay sa lolo ko at kaligtasan ng pamilya mong magiging kapalit. Siguraduhin mo lang na hindi ako mabibigo sa mga impormasyong ibibigay mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Oo. Pangako. Sasabihin ko lahat. Deal? Napakurap ng ilang beses si Alexis nang bigla na lamang nitong inilahad ang palad sa kanya. Wala sa sariling inabot niya naman yun at nakibagkamay. At hindi niya maintindihan kung bakit nang magdampi ang kanilang mga balat ay sandali siyang nakaramdam ng kaginhawahan dahil sa init na nagmumula roon. Lalo pa at nginitian siya nito. Mabilis na lumipas ang mga oras. May matandang lalaking sumundo kay Alexis sa interrogation room kung saan siya iniwan ng lalaki kanina.
dinala siya nito sa isang malayong lugar. Malayo yon dahil inabot lang naman ng 4 na oras ang biyahe nila. Nang lumabas si Alexis sa sasakyan, ay isang napakagandang farm ang bumungad sa kanya. Sa tabi nun, ay isang magandang bahay na may 2 palapag. Napatalon sa sobrang tuwa si Alexis. Habang naglalakad kasi siya papalapit sa bahay, ay nakita niyang nanay niya na nakaupo sa wheelchair nito. Nakaharap sa direksyon niya. Nakita niya rin si Carly sa teresa ng bahay. Sinasayaw nito ang pamangkin niyang si Forrest. Nay! Impit na tili niya habang papalapit sa ina. Nang tuluyan itong makayakap, ay nagsibagsakan ang kaniyang mga luha. Lumuhod siya sa harapan nito. Nay, salamat at ligtas kayo. Pasensya na kung nangyari sa atin to. Hindi ko ho ginustong mangyari to na para tayong mga kriminal na nagtatago. Pero wala siyang makuhang sagot galing sa ina. Magmula ng ma-stroke ito, ay hindi na ito tumutugon sa kahit na anong sabihin nila. Hindi na rin makakilos. Parang pinupunit ang puso niya nang makitang lumuha ito. Alam niyang naiintindihan siya ng ina. Alexis! Napangat siya ng tingin nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Carly. Insan, si Forrest! Tanong niya nang makalapit dito. Heto, natutulog. May konting sinat. Ano? Bakit may sinat siya? Mabilis na dinikit niya ang likod ng palad sa noo ng pamangkin. Ramdam niyang mainit nga ito. Masama kasi ang panahon kahapon. Kinuha niya si Forrest at kinarga. Hoy! Tinampal nito ang kabilang braso niya kaya't napaigik siya. Nasaan ba tayo ha? Bakit mo kami pinadala rito? At saka sino yung gwapong lalaki na may-ari ng magandang bahay na to? Boyfriend mo ba siya? Sumakit yata ang ulo ni Alexis sa sunod-sunod na tanong ni Carly. Mahabang kwento, Insan. Sa ngayon, pwede bang huwag ko munang sagutin ang mga tanong na yan? May mga problema lang kasi. Ikaw, Alexis, ha? Nagtataka na ako sa iyong babae ka. Ilang araw kang hindi makausap ng maayos tapos bigla ka na lang nawala. Ngayon naman, nasa isang malayong lugar tayo. Ano ba itong mga pinagagawa mo, ha? Pasensya ka na, Insan. Pangako, maayos ko rin lahat ng to. Salamat at hindi mo pinabayaan si Inay at si Forrest. Siya nga pala, nasan si Claire? Bakit hindi niyo siya kasama? Yang isa pang yan ang hindi ko rin maintindihan. Bakit? Nung isang araw, nakita ko lang naman nakausap sa tapat ng bahay niyong Tiago na yon. Ewan ko, hindi ako makalapit kasi umiiyak nung si Forrest. Kaya hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. At magmula kagabi, ay hindi na mahagilap ng mga mata ko si Claire. Napahugot ng malalim na hininga si Alexis dahil sa kaniyang narinig. Hindi kaya alam na ni Tiago na hawak na siya ng kalaban nito at hawak na rin ito ang kapatid niya? Napapailing si Alexis. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag may nangyaring masama kay Claire. Nagdadasal siya sa loob-loob niya na sana ay nasa maayos na kalagayan lang ang kapatid niya. Alexis, pwede bang magluto tayo? Ha? Gutom na kasi ako. Ang aga naming umalis kanina. Ang sabi ng lalaking may-ari ng bahay ay pwede daw natin gawin ang lahat ng gusto natin dito. Pwede natin kainin lahat ng gusto natin. Talaga? Sinabi niya yon? Nagkita ba kayo? Oo. Sinabi niya nga alis muna siya para sunduin sa ospital si Bandolph. Pero may kailangan pang bayaran sa ospital, Insan. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung paano madidischarge ang batang yon. Naglabas ng malalim na buntong hininga si Alexis. Ang totoo ay hindi niya na alam kung anong iisipin at gagawin. Pero sa ngayon ay kailangan nilang makakain ng sa ganun ay magkalaman ang utak at ang tiyan niya. Nagpaalam siya sa driver na naghatid sa kanya sa bahay na yon at napag-alaman niyang caretaker pala sa farm ang matanda, si Mang Enteng. Ipagluluto sana sila ng matanda pero sinabi niyang siya na ang gagawa. Nakaligo rin kagad si Alexis dahil dala ni Carly ang ibang mga damit niya. Kinagabihan ay naging emosyonal na naman si Alexis nang makitang dumating ang kapatid niyang si Bandolph. Wala na kasi ang kabilang binti nito at may saklay pang ginagamit. Sabi ko naman sa'yo eh, na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikapapahamak mo. Paano ka na? Wala na yung kabilang paa mo, Bandolph. Umiiyak siya habang yakap-yakap ang kapatid. Puno rin ng luha ang mga mata ng kapatid niya.
Sorry talaga, ate. Hindi ko sinaisip ang lahat ng bilin mo tuwing aalis ako ng bahay. Pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko. At bilang mapagmahal na kapatid, ay wala naman siyang magagawa kung hindi ang magpatawad. Kaya nga siya nasa sitwasyong ito, nang dahil sa labis na pagmamahal sa kaniyang pamilya. Pero ganun pa man, ay nakaramdam pa rin ng kaginhawahan si Alexis. Kapiling niya na ang kapatid niya, ang nanay niya at kaniyang pamangkin. Si Claire na lang ang kailangan niyang isipin. Pwede ka bang makausap? Mahinang tanong ni Alexis nang makalapit siya kay Randall na ngayon ay nakaupo sa harap ng pool sa likod ng bahay nito. Kaagad na napalingon sa kaniyang binata. Tulog na ang pamilya niya sa kwarto na pinaukupa ni Randall sa kanila. Kaya minabuti niya nang kausapin ang lalaki dahil kanina niya pa ito gustong pasalamatan. Sure, come here. Pinaghila siya nito ng upuan. Gusto mo ba? Tanong nito at tinaas ang bote ng alak. Umiinom pala ito. Umiling siya. Salamat pero hindi ako umiinom. Tumango ito at muling inilapag sa mesa ang boteng hawak. Sir Randall. No, you don't have to call me that. Hindi naman kita empleyado para tawagin mo akong sir. You can just call me Randall. Tipid na napangiti si Alexis dahil sa kaniyang narinig. Hindi niya mapigilan ang mga mata niya sa paghanga sa mga mata ni Randall. Mas lalong nagkukulay asol ang mga mata nito dahil nagre-reflect doon ang kulay ng pool sa kanilang harapan. Bakit mo nga pala ako gustong makausap? Kasi gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagawa mo para sa pamilya ko. You don't have to thank me, Alexis. Remember na itong usapan natin, tutulungan mo ako dahil tutulungan din kita. Kahit na, salamat pa rin. Alam mo kasi, hindi ako magiging buo kung wala ang pamilya ko. Kaya ako nagawa ang mabigat na kasalanan yon ay dahil kailangan kong gawin ang lahat para hindi sila mawala sa akin. Ganun rin ako, Alexis. Si Lolo ang naging buhay ko. But now, he's gone. Napayuko si Alexis. Punong-puno ng guilt ang puso niya. Hindi magiging sapat ang salitang sorry kung hihingi ako ng tawad. Pero patawarin mo ko kung ang pagkawala ng lolo mo ang tanging paraan para masolusyonan ang problema ng pamilya ko. Pero maniwala ka, wala akong alam sa katauhan ng taong naging target niya ng gabing yon. Hindi ko rin gustong alamin. Basta't pinag-drive ko lang siya dahil sa pera. Kahit hindi mo naman siya ipag-drive ng gabing yon, nakaplano nang mawala sa sistema nila ang abuelo ko. Nangunot ang noo ni Alexis dahil sa kanyang narinig. Gusto niya sanang magtanong kung bakit at kung ano ang nasa likod sa pagpatay sa abuelo nito. Pero nanatiling tikom ang bibig niya. Pwede ko na bang malaman kung sinong nasa likod ng krimeng yon? Randall, sigurado akong hawak niya ang kapatid ko sa mga sandaling to. Kaya nga sabihin mo na sa akin kung sino siya. Nang sa ganun, ay magawan ko ng paraan kung paano siya hanapin at makuha natin ang kapatid mo. Kailangan mo lang magtiwala sa akin, Alexis. Humugot muna ng malalim na hininga si Alexis. Napapikit siya ng napagpasya niyang ibibigay ang buong tiwala sa lalaking kausap niya ngayon. Nagawa nitong ibalik sa kaniyang pamilya niya at siguradong magagawan din ito ng paraan na makabalik si Claire. Tiago ang pangalan niya. Panimula niya habang nakatingin sa mga mata ni Randall. Hindi ko lang alam kung anong apelido niya, pero yun ang tawag ng lahat ng nakakakilala sa kanya sa lugar namin. Nakatira siya sa tabing ilog, may kalayuan sa bahay namin. Matagal niya nang inaalok ang trabahong yun sa akin, kaya nalaman kong isa siyang hitman. Hindi siya lumalabas sa umaga, madalang mo lang din siyang makitang lumabas sa gabi. Sinabi ni Alexis lahat ng nakikita at napapansin niya kay Tiago, pati ang physical appearance nito at kung paano ito kumilos. Minsan niya nang nakita ang tattoo ni Tiago sa gilid ng palad nito, pati yon ay pinalam niya kay Randall. Sinabi niya ring may baril sa loob ng bahay nito. Sandaling umalis si Randall at pumasok ito sa loob ng bahay. Paglabas ay may dala na itong sketchpad at lapis. At halos lumuwa ang mga mata ni Alexis sa panlalaki noon nang makita niyang iginuhit nito ang mukha ni Tiago.
Nasapo niya pang bibig dahil kuhang-kuhay ni Randall. Siya nga si Tiago. Paanong? Sobrang namangha talaga siya. Hindi niya tuloy alam kung paanong itutuloy ang sana'y sasabihin niya. Siya si Tiago? Kunot noong tanong ni Randall sa kanya, maging ang mga mata nito ay nagtatanong. Oo, siya talaga. Maniwala ka sa akin. Nagtaka si Alexis dahil sunod-sunod ang naging iling ni Randall. Hindi siya si Tiago, Alexis. Hindi mo ba alam na isa siyang sundalo? Muling nanlaki ang mga mata ni Alexis dahil sa kanyang narinig. Ano bang pinagsasabi mo, Randall? Mapakla siyang natawa. Si Tiago? Isang sundalo? Hindi siya sundalo. Dahil isa siyang hitman. Alam mo ba kung gaano kahalang ang bituka niya? Oo, alam kong kasalanan ng ipag-drive siya. Pero mas malaking kasalanan ang kumitil ng buhay. Alam mo ba na sinunog niya yung motorsiklong pinagamit niya sa akin? Dahil ayaw niyang mahuli siya ng batas, Alexis. Malulutong na murang lumabas sa bibig nito. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang tinalikuran ng walang paalam. Naiwan na parang lutang si Alexis sa kanyang kinaupuan. Wala talaga siyang naiintindihan sa sinabing yun ni Randall. Mas lalo siyang naguluhan nang lumabas ito ng bahay sakay ng mamahaling kotse. Nakaramdam siya ng pag-aalala nang pinasibad nito ng napakabilisang sasakyan palayo sa bahay. Kinaumagahan ay nalaman ni Alexis galing kay Mang Enteng na wala pa rin si Randall. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapakali. Kagabi kasi ay nakita niyang punong-puno ng galit ang mga mata ni Randall bago siya nito tinalikuran. Alexis, kailan ba tayo aalis rito? Si Claire, hindi ba natin siya babalikan? Iyon ang tanong ni Carly kay Alexis matapos niyang patulugin si Forrest. Yung gwapong lalaki na may-ari ng bahay na to, may nakita akong baril sa tagiliran niya kagabi. Sino ba talaga siya, Alexis? Ikaw, may tinatago ka ba sa akin? Insan, alam kong mali ang nagtatago ako ng sikreto sa'yo. Kasi hindi ka ganun sa akin pero talagang hindi mo pwedeng malaman ang lahat. Naiinip na ako dito, Alexis. Ayos lang sa akin kung hindi mo man sabihin yung tinatago mo. Ang akin lang. Baka hinahanap na ako ni Christian. Hinahanap na ako ng asawa ko. Walang signal sa lugar na to, kaya hindi man lang ako makatawag. Punong-puno ng pag-aalala ang boses ng pinsan niya. Tutala hindi ka na rin naman umaalis? Pwede bang ikaw na munang bahala kay Forrest? Uuwi lang ako. No! Pareho silang natigilan nang marinig ang baritonong boses na yon. Pareho silang napatingin ni Carly sa main door ng bahay at parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Nang makita si Randall, naduguan at pasuray-suray kung maglakad. Randall! Oh, Diyos ko! Narinig niyang nais sa tinig ni Carly. Nilamukos yata ng malamig na kamay ang puso ni Alexis nang makita bigla na lamang nawala ng malay ang pinsan niya at sumalampak ito sa sahig. Hindi niya alam kung sinong sasaklolohan niya. Si Randall ba naduguan o ang pinsan niyang nahimatay dahil sa nakita? Hindi siya pwedeng umalis sa bahay na to hanggat hindi pa natatapos ang kasong hawak ko. Naglakad si Randall papalapit sa kanya kaya hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Hawak nito ang tiyan. Ang kamay nito ay punong-puno ng dugo. Randall, ano to? Bakit duguan ka? Pakitawag si Mang Enteng, please. He can help me. Anito at nangihinang umupo sa sopa. Inalalayan niya ito bago niya tinungo ang likod bahay kung saan gumagawa ng bagong garden si Mang Enteng. Nang makabalik sa loob ng bahay, ay kagad na sinaklolohan niya si Carly. Si Mang Enteng naman ay dinala si Randall na unti-unti na ring nawawala ng ulirat at dinala sa loob ng kwarto nito. Mabuti na lang at humihinga pa si Carly. Nagising naman ito pero sobrang nanghina nga lang kaya dinala niya sa kwarto. Pinapaypayan ito ni Bandolph at hinihilot ang mga kamay. Nang makita niyang nasa maayos na kalagayan na ang pinsan niya, ay kagad niyang pinuntahan si Randall. Parang tuod na nakatayo lang siya sa pinto nang makitang tinatanggal na ni Mang Enteng ang mga bala sa tiyan at balikat ni Randall. Alexis, kumuha ka ng maligamgam na tubig sa kusina. Bilisan mo. Mahinang utos sa kanya ni Mang Enteng.
Nababalisa pa siya pero kaagad niya rin namang sinunod yon. Nanginginig siya dahil ngayon lang siya nakasaksi ng ganong tagpo. Hindi niya tuloy alam kung ano ang gagawin. Ano ba talaga si Randall? Pulis ba? Sundalo? O isa ring hitman katulad ni Tiago? Heto na, Mang Enteng. Salamat. Ano ho bang nangyari sa kanya, Mang Enteng? Hindi ko masasagot ang tanong mong yan, iha. Pero madalas na umuwi ng ganito si Randall. Madalas? Madalas po siyang nababaril? Oo, dahil kasama yun ang trabaho niya. Bakit ho? Isa siyang detective, Alexis. Detective? Isa siyang detective? Isang revelasyon para sa kanyang nalaman tungkol sa katauhan ni Randall. Ang akala niya ay kaya lang siya nito tinago mula kay Tiago ay dahil kailangan nilang magtulungan. Dahil bilang apo ay pinaghihiganti nito ang abuelo. Pero isa pala itong detective. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit sa bahay siya nito tinago at hindi na lang sa presinto. Oo, yun ang trabaho niya. Hindi ko tuloy alam kung hanggang kailan ko siya gagamutin ng ganito. Eh bakit ho kayong gumagawa nito sa kanya? Bakit ho hindi na lamang siya dumiretso sa ospital? Dahil natatakot siya. Si Randall ho? Natatakot? Bakit naman siya natatakot? Natatakot siyang masundan ng mga kalaban niya sa ospital. At habang wala siyang malay ay tuluyan siyang patay ng walang kalaban-laban. Wala rin siyang tiwala sa iba pa niyang mga kasamahan. Natigil sila sa pag-uusap nang umubo si Randall. Kitang-kita niya sa mukha nito kung gaano ito nasasaktan habang nilinis ni Mang Enteng ang sugat nito. Nakaalalay naman siya sa matanda. Alexis, aalis ako sandali. Ani ni Mang Enteng nang matapos ito sa ginagawa. Siya naman ay nagliligpit ng mga gamit. Oh, saan kayo pupunta, Mang Enteng? Naubusan ako ng painkiller at iba pang gamot. Kailangan ko munang pumunta sa bayan. Sandali lang, Mang Enteng. Pwede ba akong magtanong? Ano yun? Habang tinatanggal niyo po bang balas sa katawan ni Randall kanina, nakita ko po na parang expert na expert po kayo sa ginagawa niyo. Bakit alam niyo po kung paano tanggalin yun? Napakahabang kwento, Alexis. Isa akong dating nurse. May pamilya ako. May dalawang anak na pinag-aaral sa kolehiyo. Pero namatay dahil sa bagyo ang pamilya ko. Magmula noon ay nawala ako sa aking sarili. Natagpuan ako ni Randall sa gilid ng daan. Pinapasok niya ako sa kotse niya. Dinala sa lugar na ito. Pinakain at binihisan. Ang buhay ko ngayon ay utang ko sa kanya. Kaya nangangako ako na hinding-hindi ko iiwan ang batang ito. Mahaba nitong sagot habang hinahagod ng tingin ang nakahigang si Randall. Nanatiling nakatayo si Alexis sa kinatatayuan kahit pa ilang minuto nang nakaalis si Mang Enteng. Titig na titig siya sa mukha ni Randall na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Hindi niya tuloy napigilan ang sarili na lapitan nito. Napakabait mo naman pala, no? Nakangiting tanong niya at umupo sa kinaupuan ni Mang Enteng kanina. Nakatitig siya sa mukha ni Randall. Mula sa makakapal nitong kilay, pababa sa mahabang pilik mata, sa matangos na ilong hanggang sa mapupulang mga labi. At napakagwapo mo pa. Akala ko noon, ito-torture mo na ako eh dahil sa nangyari sa lolo mo. Pero napakabait mo dahil pinatuloy mo kami rito ng pamilya ko. Katulad ni Mang Enteng. Kinakausap niya ito. Nasisiguro naman niyang hindi siya nito naririnig. Naisip ko tuloy kung may girlfriend ka na ba o wala. Napabungis niya siya matapos niyang sabihin yon. At nakakahiyaman pero hindi niya talaga napigilan ang mga kamay niya kusang lumapat yon sa makakapal na kilay ni Randall. At halos manginig siya ng maramdaman ng kilay nito sa balat niya. Isang kakaibang sensasyon ang bigla na lamang sumigit sa kanyang tagiliran kaya bigla siyang napatayo. Hay, huwag mo nga siyang hinahawakan ng ganyan, Alexis. Napaka mo talaga. Sermon niya sa sarili at dinala na sa kusina ang mga gamit na iniligpit niya. Pagbalik niya sa kwarto nila ay naghihintay na sa kanya si Carly. Wala siyang nagawa kung hindi aminin na lamang ang lahat para hindi ito magpumilit na umalis.
Nagalit nung una ang pinsan niya pero wala rin naman itong magagawa kung hindi ang unawain siya. Dahil na mga panahong nakagawa siya ng pagkakamali, ay alam nitong wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis na lumipas ang mga araw, unti-unti nang nakakasanay ng pamilya ni Alexis ang buhay sa farm ni Randall. Gumagaling na rin ang binata mula sa natamo nitong mga sugat. Pero nung mga panahong hindi pa ito nagkakamalay, ay maraming kwento sa kanya si Mang Enteng tungkol sa pagkatao ni Randall at tungkol sa pamilya nito. Isa palang business tycoon ng lolo nito na hindi niya naman kilala dahil isa lang siyang dakilang mahirap. Nasa ibang bansa daw ang pamilya nito pero si Randall ay nagpumilit na maging detective at tumira sa Pilipinas kasamang abuelo. Nangangating magtanong ang dila ni Alexis kung may girlfriend na ba ang binata pero hindi niya magawa dahil nakakahiya. At bakit kasi gustong gusto niyang itanong ang bagay na yon? Nabibisi tuloy siya sa sarili dahil habang lumilipas ang mga araw ay tumitindi ang pag-usbong ng hindi may paliwanag na damdamin ang nararamdaman niya para kay Randall. Rise and shine! Sigaw ni Alexis nang binuksan niya ang kwarto ni Randall pero natahimik siya nang makitang tulog pa ang binata. Tulog pa siya? Alas 7 na ng umaga eh. Dapat kising na siya ng gantong oras para naman mainitan sa labas. Mahinang nais sa tinig niya nang makalapit na sa kama ng binata. Dumiretso siya sa glass wall na natatakpan ng kurtina. Hinawi niya yon kaya pumasok ang malagintong sinag ng araw mula sa labas. Yon kasi ang trabahong binigay sa kanya ni Mang Enteng. Dahil umaga pa lang ay nasa garden na naman ito para sa mga pananim na gulay. Mamaya na ako maglilinis dahil hindi pa naman siya gising. Aniya at muling naglakad patungo sa kama ni Randall. Napangiti siya nang makita kung gaano kagandang pagmasdan ng mukha nitong medyo natatamaan ng sinag ng araw. Hindi nakakasawang pagmasdan ng itsura nito kapag ganoong payapa at mahimbing ang pagkakatulog. At mas lalo namang nakakahipnotismo kapag iminulat nito ang kulay asul nitong mga mata. Natagpuan na lang ni Alexis ang sarili na nakaupo sa silya na nasa tabi ng kama ni Randall. Nakapangalumbaba habang titig na titig sa mukha nito. Ganun ba talaga ako kagwapo? Para titigan mo ako ng ganyan? Halos mahulog sa kinaupuan si Alexis nang marinig ang namamaos na tinig na yun ni Randall. Nakapikit ito at hindi naman kumikilos pero nagsasalita. Gising ka na pala. Kandautal niyang tanong at akmang tatayo na pero maagap si Randall at mabilis na pinigilan siya sa kamay. Kaya muli siyang napaupo. Tumibok ng mabilis ang puso niya na parabang may mga kabayong nagkakarera noon nang bigla na lamang bumangon ang binata pero natiling nakahawak sa kamay niya. Umupo ito sa gilid ng kama. Magkaharap na silang dalawa. Para siyang matutunaw dahil sa kakaibang titig na binibigay ni Randall sa kanya. Randall? Ilang araw mo nang ginagawa sa akin yan. Every morning, pumupunta ka rito sa kwarto ko. Kasi kailangan kong hawiin ang mga kortina rito sa kwarto mo. Kaganyang putol kay Randall. Yun daw ang gagawin ko bawat umaga, sabi ni Mang Enteng. Ganon? So trabaho mo na rin bang titigan ako habang natutulog? Napagdikit ni Alexis ang mga labi at nahihiyang napatingin sa ibang direksyon. Hindi niya naman alam na gising pala ito kapag ginagawa niya ang titig session na yan kay Randall. Ibig sabihin, nagkukunwari kang tulog kapag pumapasok na ako dito? May pil yung ngiti sa mga labi na tumango ito. Tingin mo ba hindi ko nilalakang pinto ko kapag gabi? Pero syempre, gigising ako ng maagang maaga para i-unlock yan. Nang sa ganun, makapasok ka. Mangiyak-ngiyak na yumuko si Alexis. Nakakahiya. Sana'y lamuni na lang siya ng pader ng kwartong yon. Kailangan ko nang lumabas. Magluluto pa kasi ako. Nakuyukong sabi niya. Nakatingin sa kamay niya, nahawak pa rin ni Randall. Ano bang masarap para sa breakfast? Ikaw? Hindi nakapagsalita si Randall sa naging tanong niya. Kaya nagangat siya ng tingin. Maya-maya pa'y humalakhak ito. Talaga? Masarap akong pang breakfast? Ha? Randall, hindi nang ibig kong sabihin. Nagtatanong ako. Ikaw, kung anong gusto mong kainin ngayong umaga? Nanlaki ang mga mata ni Alexis nang bumaba ang tingin ni Randall sa may bandang dibdib niya.
Ikaw. Randall? Mabilis na hinampas niya ito sa braso at kagad siyang napatayo. Ang bastos mo! Nahihiyang na isa tinig niya. Humalakhak ng malakas si Randall sa sinabi niya. Kitang-kita niyang saya sa namimilog nitong mga mata. Napatayo na rin ito. Alexis, mali rin ang pagkakaintindi mo. Umatras siya nang nakangiting humakbang papalapit sa kanya si Randall. Nagtatanong din ako kung anong gusto mo. Ewan ko sa'yo, Randall. Sumunod ka na lang sa kusina at sabihin mo kung anong gusto mong ipaluto. Kaagad na tumalikod siya at lumabas ng kwarto nito. Hindi niya kayang tagalan ng mga ngiti nito. Hanggang sa kumain na sila ay hindi talaga magawang magsalita ni Alexis. Huling-huli niya ang bawat titig ni Randall sa kanya pati ng mga nakatagong ngiti sa labi nito. Pero halatang-halata naman sa mga mata nitong masaya ito. Insan, nasan si Forrest? Natatarantang tanong ni Alexis nang makitang wala si Forrest sa duya nito. Hindi rin ito hawak ni Bandolph dahil nasa labas ito at sinamahan na magpahangin ang nanay niya. Nasa duyan, Alexis! Natutulog! Sagot ni Carly mula sa banyo habang ito'y naliligo. Ano? Binundol ng matinding kaba ang puso ni Alexis sa labis na pag-aalala. Ano ka ba, insan? Wala si Forrest sa duyan niya! Diyos ko! Natatarantang inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto nila. Hindi naman pwedeng mahulog si Forrest dahil napaka-secured ng duya nito. Diyos ko, Alexis! Nasaan ang bata? Teka lang, patapos na ako! Naiinis at kinakabahang lumabas si Alexis sa kwarto. Hindi niya alam paano hahanapin si Forrest. Hindi pa rin marunong gumapang kaya saan na napunta. Nalingat lang siya sandali sa kusina at nawala na ang pamangkin niya. Forrest, nasan ka? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Inikot niya ang buong kabahayan, pati ang kwarto ni Randall, pero wala siyang Forrest na mahagilap. Nang lumabas siya patungo sa veranda, ay tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Alexis nang makita niya ang nakatalikod na si Randall. Suwabing sinasayaw ang katawan habang karga-kargang napaka-cute niyang pamangkin. Narinig pa niya kung paano bumungisngi si Forrest dahil nilalaro ito ni Randall. Ano? Nasaan ang bata? Narinig niyang tinig ni Carly sa likuran niya. Kagad niyang tinakpan ang bibig nito para hindi malaman ni Randall na nasa likuran lang sila. Natawa pa siya nang makita niyang may mga shampoo pa si Carly sa ulo nito. Ay, Diyos ko. Para akong mahihimatay sa kaba. Iniisip ko na baka nakapasok na si Tiago sa bahay at kinuha na si Forrest. Ikaw talaga. Bumalik ka na doon. Banlaman mo muna yung buhok mo. Itinulak niyang pinsan kaya kagad rin itong bumalik sa banyo. Nanatili muna sa kinatatayuan si Alexis. Sobrang sarap sa pakiramdam na makitang may isang taong unti-unting napapalapit sa pamilya niya. Si Randall ang taong hindi mahirap mahalin. Sa mga ginagawa nito para sa kanya, ay hindi niya mapigilan ng kakaibang damdamin na umuusbong sa puso niya. Nung una pa lang na magtagpo silang dalawa, noong mabangga niyang ilikuran ng sasakyan nito, ay pinakita na nito kung gaano ito kabuting tao. Pinalampas nito ang problemang yon na hindi siya sinisingil. At ngayon na may atraso na naman siya dahil sa nangyari sa lolo nito, hindi pa rin siya magawang singilin. Sa halip na dapat ay sa kulungan na siya nito pinadala. Pinigilan niyang huwag maluha sa isipin yon at lumapit na sa binata. Ikaw talaga? Pinahirapan mo pa ako sa paghahanap sa pamangkin ko. Nasa iyo lang pala. Nilingon siya ni Randall at nginitian. Narinig ko kasi na umiiyak, kaya pumasok na ako at kinarga siya. Tingnan mo, ang saya niya. Nakangiti si Forrest nang sinulyapan niya ng tingin. Akin na, baka napapagod ka na. Hindi pa, gusto ko pa siyang patawanin eh. Ang cute niya. Kaagad na nilayo nito si Forrest sa kanya ng akmang kukunin niya sana. Pinanggigilan nitong halika ng bata sa pisngi, kaya mahina siyang natawa. Huwag mong halikan ng ganyan. Damot mo naman parang kiss lang eh. Eh kasi baka magka-rashes? Wala akong balbas. Nakikita ko, may mga patubong balbas ka na naman, Randall. Ah, oo nga pala. Tinititigan mo kasi ako araw-araw. Kaya nakikita mo lahat sa mukha ko. Kapal mo? Grabe naman yung araw-araw. Bakit Alexis? Hindi ba totoo? Eh ano lang ba yung bawat umaga na tinititigan mo ako kapag pumapasok ka sa kwarto ko?
Kasi akala mo, tulog pa ako. Pinaalala pa talaga sa kanya. Napairap tuloy siya dahil nakaramdam siya ng hiya. Dahilan para matawa na naman si Randall. Marunong ka palang kumarga ng baby. Pwede ka nang maging daddy. Pag-iiba niya ng usapan. Talaga, pwede na? So kailangan ko na talaga sigurong maghanap ng mami ng mga magiging anak ko. Seryosong tumingin sa kanya si Randall kaya kagad siyang nag-iwas ng tingin. Eh, ano namang gusto mo sa magiging mami ng mga anak mo? Gusto ko yung maalaga. Marunong magluto. May magandang ngiti. Maalalahanin. At mapagmahal sa pamilya. Yun bang matapang na gagawin ng lahat para sa pamilya? Kahit impyerno susuungin niya. Ganong babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Lihim na napalunok si Alexis dahil sa narinig. Hindi niya kayang mag-assume. Pero parang bakit siya ang tinutukoy ni Randall. Sa kanya nakatoon ang atensyon ng binata. Kaya umiyak ang pamangkin niya. Kinuha niya naman agad si Forrest. Gutom ka na? Tara na sa loob. Kailangan mo ng dumede. Pero natigilan si Alexis sa ginagawa niyang paghakbang nang walang paalam na hinaklit siya ni Randall sa bewang at sa isang iglap lang ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang panghihina ng kanyang mga tuho dahil sa napakasarap na halik na yon. Naramdaman siguro ni Randall ang panghihina niya, kaya't inalalayan nito ang mga kamay niya na yakap-yakap si Forrest. Para siyang maiiyak dahil sa nakakataas balahibong halik na yon, lalo pa at napakalambot na mga labi ni Randall. Pero nang maisip ang posisyon nilang dalawa, ay kagad siyang lumayo rito. Nagtatanong ang mga mata ni Randall na nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita at kagad na tinalikuran ng lalaki. Hay! Nakakainis! Pedabog na humarap si Alexis sa salamin sa loob ng banyo. Nagsasalita ng mag-isa. Bakit niya kasi ako hinalikan ng ganun? Hawak-hawak ko si Forrest. Paano kung mabitawan ko yung bata? At saka parang ang pangit ko sa lagay na yon, may hawak akong baby eh. Pwede naman kapag kami lang mag-isa, tapos wala akong hawak na kahit ano. Ang awkward! Magmula ng araw na yon, ay hindi na alam ni Alexis kung paano niya ba haharapin si Randall. Pero wala naman siyang magagawa kung hindi pakisamahan ito. Kinaumagahan, ay maaga na naman siyang pumunta sa kwarto nito. Pero nagtaka siya dahil walang Randall doon. San kaya siya nagpunta? Nandito ako. Bakit mismo na ako agad? Lumabas ito galing sa banyo, kaya kagad siya nag-iwas ng tingin at hinawi na ang mga kortina. Wala kasi itong pangitaas at tanging tuwalya lang ang nasa torso. Alexis, can we talk? Ha? Bakit? Para kasing iniiwasan mo ko. Naramdaman niyang humakbang papalapit sa kaniyang binata, kaya lihim siyang napalunok. Amoy na amoy niya ang body wash na ginamit nito para siyang manginginig sa hindi niya malamang dahilan. I wouldn't apologize dahil sa halik na yun kahapon. Ginusto ko yun. Matagal ko nang gustong gawin ang bagay na yun sa'yo. Para siyang tuod ng dumampi ang kamay ni Randall sa braso niya at pinaharap siya nito. I don't know, but I'm starting to like you, Alexis. Nagugustuhan ko na hindi lang ang mukha mo, ang katawan mo, kung hindi ang pagkatao mo. If you will give me a chance, ipapakita ko kung gaano ako kainteresado sa'yo. Nag-angat siya ng tingin. Sinalubong siya ng mga mata nitong punong-puno ng paghanga para sa kanya. Randall, bakit? Anong bakit? Bakit ka magkakagusto sa isang katulad ko? Because I admire you, Alexis. I like everything about you. You're not just a woman. You're an empowered woman. Nakikita ko kung paano ka lumaban sa buhay. At mas lalo kitang nagugustuhan dahil doon. Wala talagang mahagilap na sasabihin si Alexis. Gusto niya lang maiyak sa harap ni Randall. Napakasarap kasi sa pakiramdam ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan ngang bumagsak ang kaniyang mga luha. Nakakainis ka talaga. Kahapon, hinalikan mo ko habang karga ko si Forrest. Ang awkward tingnan. Tapos ngayon naman, nagtatapat ka ng wala ka man lang damit? Napahalakhak si Randall dahil sa sinabi niya. Gusto mo bang
Magbihis muna ako at ulitin yung mga sinabi ko. Umiling siya. Siya naman ang natawa. Sayang naman to mga abs ko na nagpapapansin sa'yo. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo, Alexis. Pinahid nito ang mga luha niya at dinampian ang magaan na halik ang noo niya. Aalis ako ngayong araw. San ka naman pupunta? Susundin ko ang kapatid mo, si Claire. Ano? Tumawag sa akin ng mga tauhan ko. Nahuli na si Tiago. Randall, si Claire, okay lang ba ang kapatid ko? Pwede ba akong sumama sa'yo? No, you stay here. Maghanda na lang kayo ni Carly ng maraming pagkain. Nasa bayan pa si Mang Enteng. Maaga siyang nagising para mamili. Ikaw nang bahala rito. Hintayin mo na lang kami. Randall, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng kabutihang... Shh! Idinampin ni Randall ang daliri nito sa labi niya para patigilin siya. Simple lang naman ang thank you na hinihingi ko eh. Ano ba yon? Halik. Nabidin kasi ako kahapon. Hindi nakasagot si Alexis at napatitig na lang sa mga labi ni Randall. Ngayong sila na lang dalawa ay ganitong tagpo ang hinihintay niya. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niya ang hiling nito. Dahan-dahang inangat ni Alexis ang mga kamay para humawak sa mga balikat ni Randall. Tumingkad siya dahil napakatangkad nito. Kaagad na dinampi niya ang mga labi sa mga labi ng binata. Sandali lang yon. Kaagad din siyang lumayo. Okay na ba yan? Nahihiya niyang tanong. Hindi eh. Hindi ganong kiss ang gusto ko ngayon. Come, I'll show you. Anito at walang paalam na pinulupot ang mga braso sa bewang niya. Pakiramdam ni Alexis ay nakalutang siya sa ulap habang sinasabayan ang masasarap na halik ni Randall. Nakakatunaw at nakaka-inlove. Sigurado siyang hahanap-hanapin niya ang ganong klaseng halik. Matapos ng halik na yon, ay sinabi ni Randall na mag-uusap silang muli. Bagay na gustong-gusto niya lamang mangyari ang mapag-usapan at masabi kung ano rin ang nararamdaman niya para dito. Umalis nga si Randall ng umagang yon. Punong-puno ng pag-aalala ang puso niya habang naghihintay siya. Pero hindi pa man sumasapit ang dilim, ay narinig niya na ang malakas na pagtawag sa kanya ni Claire mula sa labas. Sinalubong niya ang kapatid at napuno ng iyakan ang bahay na yon. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya ha? Ang hayop na yon! Ate, hindi. Hindi niya ako sinaktan. Walang ginawa si Tiago sa akin. Napakabait niya. Ano? Ipinaliwanag ni Claire sa kanya ang lahat dahil nagkwento raw si Tiago rito. May malaking kasalanan pala ang lolo ni Randall sa mga magulang ni Tiago. Isa talaga itong sundalo na na-discharge ng maaga dahil mas pinili nito ang maghigante. At kailangang makulong ni Tiago dahil inilagay lang naman ito sa mga kamay ang batas. Nagtagumpay si Randall na ipakulong si Tiago. Sinaktan nila si Tiago, ate. Nasasaktan akong makita siyang ganun. Sinabi pa niya sa akin na aakuin niyang lahat para hindi ka na madamay. At ano pa, Claire? Sabihin mo sa akin lahat. Mahal niya ako, ate. At ganun din ang nararamdaman ko para sa kanya. Umiiyak na yumakap sa kaniyang kapatid, kaya't napaiyak na rin siya. Claire, napakabata mo pa para sa mga bagay na yan. Hindi na ito sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. Hinayaan niya na lang dahil hindi niya naman pwedeng diktahan ang kapatid pagdating sa taong nagugustuhan ito. Nag-celebrate sila ng gabing yon dahil sa wakas ay buo na ang pamilya niya. Nang makatulog ang lahat, ay sumunod naman siya kay Randall sa tabi ng pool na naghihintay sa kanya. Umupo siya sa tabi nito. Randall, salamat ha. Ligtas mong inuwi ang kapatid ko. Hindi ko yata deserve to. Alexis, ginagap nito ang mga palad niya. You deserve all the happiness in the world. You are a good sister. Salamat. Ngayong okay na lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naitulong mo. Babalik na ulit kami sa dati naming buhay, Randall. Sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang umalis? Anong ibig mong sabihin? Alexis, I told you I like you. I want you to stay with me. Gusto kitang makasama.
Naluluhan na nakatingin lang si Alexis sa mga mata ni Randall. Alam ko na napakabilis ng mga pangyayari. But this is what I feel. I really want you here with me. Please, hayaan mong mahalin kita. Hayaan mong alagaan kita. Ikaw na lang ang palaging nag-aalaga sa pamilya mo. Sa akin. Ngayon naman, hayaan mong ikaw ang busugin ko ng pagmamahal. Alexis, will you start a life with me? Patuloy lang siya sa pag-iyak at hindi niya masabi ang salitang oo. Pero gusto niya rin itong makasama at mas makilala pa ng lubusan. Alam mo, may school malapit dito. Pwede nating pag-aralin si Naclear at Bandolf dito. May hospital din para sa therapy ni nanay. At ibabalik natin si Cardi sa asawa niya. O kung gusto niya, manatili sila sa tabi natin. Ang kuya mo, kaya kong gawa ng paraan para mahanap at makontak mo siya. Si Forrest naman, aalagaan natin siya ng magkasama. Hindi na pinatapos ni Alexis si Randall sa pagsasalita. Niyakap niya na lang ito nang may buong pagmamahal. Natagpuan niya sa binatang hinahanap niya sa isang lalaki. Lalaking isasali sa mga plano nito, hindi lang siya, kung hindi pati ng pamilya niya. Ipinaubaya niya nga kay Randall ang puso niya. Hindi nagtagal ay niyaya siya nitong magpakasal. Isang simpleng kasalan lang yon, pero ang biyaya ng Diyos at pagmamahal na natatanggap niya sa araw-araw ay hindi mapapantayan ng kahit ano paman. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!